mga ka-DIY. Ito yung circuit diagram na gagamitin natin para sa ating DIY automatic alcohol dispenser. So, explain natin yung mga parts. Bale, ito yung IR sensor natin o yung infrared sensor natin. Yan, tapos ito yung 1 kilo ohm resistor. Tapos PNP transistor na kailangan natin. PNP ay yung kagamitin natin, PNP transistor, tsaka yung mini pump. So, explain natin paano ba siya nagwo-work. So, yung IR sensor natin o yung ito, IR sensor natin, meron siyang 5 volts input. So, ito yung 5 volts positive, negative. Tapos, ito naman yung output pin niya. So, output pin niya yan. Yan, papunta sa base ng transistor natin. Sa transistor natin, ito yung emitter, tapos ito yung collector. Sa collector, doon natin ikakabit yung positive ng mini pump, tapos yung negative ng mini pump sa negative source din natin na 5 volts, tapos yung emitter natin connected sa positive. Yan. So, ito siya. Normal operation yan, basta binuhay natin. Yung sensor natin, naglalabas ng 5 volts galing sa output pin niya. Normal operation to, walang object na nagbablock dito. Paano nga pala ito nagwo-work? So, ito, infrared IR LED to. So, parang normal na LED siya, may liwanag to, pero invisible or infrared. So, hindi natin nakikita. So, yung infrared na yun, halimbawa, nagkaroon ng object dito, magbabounce yung light. Tapos, madedetect nitong photodiode naman na to. So, ganun, tatalbog yung liwanag kapag may object dito. Ganun siya nagwo-work yung IR sensor natin. So, ayun. Paano naman nagwo-work yung PNP transistor natin? So, ito, parang switch lang din to. Yung base, kailangan natin ng negative supply para gumana, mag-flow yung current from emitter to collector. Kasi PNP to. So, PNP, yung gitna is negative. So, mayroon tayong positive dito na 5 volts, hindi gagana yung transistor natin. So, paano kung nagkaroon na tayo ng object dito? Anong mangyayari? Ayan, PNP transistor is off during this setup, mga ka-DIY. Ayan, PNP turns on if the base current is 0. So, yun nga, dahil PNP yung transistor natin, ang kailangan natin na base current is 0, hindi 5 volts. Yung resistor pala para i-limit yung current kasi mataas yung current nito, yung masusunog yung transistor natin. Kaya merong 1 kilo ohm resistor. So, paano kapag meron ng object? Ayan, halimbawa, ito. Itong block na to, kamay natin yan. Tapos, yung IR LED natin, bubuga siya ng IR dyan na hindi natin nakikita. Tapos, marireceive nito. Anong mangyayari sa output? Ayan, yung output niya magiging 0 volts na. So, kanina 5 volts siya, naging 0 volts na yung output nung IR sensor natin. So, ang mangyayari, gagana na yung transistor natin kasi 'di ba ang sabi ko para gumana to, kailangan yung base current natin is 0. 0 volts or neg. 'Yon. So, gagana na siya. So, yung current natin, magkakaroon na ng positive supply. Ayan. So, gagana na yung pump natin. Kasi yun laman yung wala sa kanya eh. Kasi yung transistor, ginagamit natin as switch. Tapos, yung switch na yun, kinokontrol naman natin itong base current, which is galing naman dito sa sensor natin. Ganun lang siya nag-work, mga ka-DIY. Ayan. Magpo-flow na yung positive supply natin. Yun. So, pumps turns on. So, balik na tayo sa pagbuo ng ating project.
So mga ka-DIY, ito na yung final product natin. Yeah, DIY Pinoy. Bali mga ka-DIY, kinulayan ko siya. So ginawa kong black. Pero kung kukulayan nyo, wag black. Siguro blue or red kasi yung black nag-a-absorb siya nung IR ano natin, IR LED. Inaabsorb niya. Ay, kita nyo ba? Ayun, umiilaw yung IR natin. Kita sa camera yan eh. Ayun o. Pero kapag sa personal, wala kayo nakikita. Infrared kasi yan eh. Ayun, nakita. Yan. Infrared yan. So, yung black, inaabsorb niya kasi yan. Kaya mas maganda kung gagawin nyo to, huwag nyo kulayan ng black. Yan. Pero astig, di ba? Benta ba natin mga ka-DIY? Tapos, ayun. Nakasaksak na siya ang micro USB. Ayun, nakasaksak. So, testing mga ka-DIY. Meron na siyang alcohol. Testing. Hop. Oh, meron na. Isa pa. Hop. Ayos, di ba? Oh, pwede ka na maghugas. Wait lang. Okay ako. Ayun. Ba't ayaw sa akin? Mali nga yung technique mo. Dito pa. Ayun. Ah, dito. Lang dito ang angle. Yung... Liit kasi ng kamay ko eh. Hindi makakaawat sa'yo. Habol. Ah, alam ko na. Ganito siya, guys. Oh. Ayusin ko yung nozzle. Pero... Guys, hindi kaya pag maliit yung kamay nyo. Oh. Ayun, ayun. Yung sa isang kamay nyo isasalo. Oh. Ayun, palitan pa yung nozzle. Okay, take 2 mga ka-DIY. Yung nozzle kasi masyadong malaki tsaka malayo nararating. So, in-update natin. So, testing. Testing natin. Oh, ayun. Kita nyo ba? Oh. Ayan, ganyan mga ka-DIY. Isa pa. Oh. Yan ah, ganun ah. Oh. Oh. Ako naman. Ulit. Oh! One more. Wow! Stig. Yay! Amazing! And that's it for today's DIY project. Kung nagustuhan nyo ang ating DIY project, don't forget to subscribe, like, and comment down below kung ano pang gusto nyong projects na gawin natin. Yun lang. Thank you!